Magandang araw sa inyo mga kabola. Sino nga ba naman ang hindi nakakakilala kay Coach Tim Coney? He is the winningest coach in the history of PBA. From Alaska, Pure Foods, hanggang ngayon sa Ginebra ay humakot siya ng championship trophy. Pero alam niyo ba mga kabola, sa tatlong koponan na yon ay merong isang player na lagi niyang kasama. At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabola. Pero bago ang lahat, please subscribe to our YouTube channel and paki-like and follow na rin ang ating Facebook page. Ang player na tinutukoy ko mga kabola ay walang iba kundi si Joe DeVance. Yes, sa tatlong naging koponan ni Coach Tim Cone ay lagi niyang kasama si Joe DeVance. At hindi ito aksidente. Dahil ang henyong kagaya ni Joe DeVance ay napakahalaga sa triangle offense na sistema ni Coach Tim Cone. Kung titingnan natin mabuti, ay hindi naman talaga ganun ka-athletic si Joe DeVance. Pero meron siyang slice of every skills that you need sa basketball. He can shoot, he can pass, he can post up, and he can also defend. Pero ang pinaka-asset ni Joe DeVance ay ang kanyang napakataas na basketball IQ. Kaya naman hindi katakataka na sa tatlong koponan ni Coach Tim Cone ay kasama niya si Joe DeVance. Ang triangle offense kasi mga kabola ay isang sistema na ang limang player ay sabay-sabay na gumagalaw meron man o wala sa kanila ang bola. At ang bawat pwesto ng triangle offense ay almost interchangeable. Kaya naman, kahit saan ka mapunta sa designated spots ng triangle ay pwede. But to those players like Joe DeVance who has very high basketball IQ at meron siyang halos lahat ng skills, ay very effective sa ganitong klase ng system. For example, kung mapunta siya sa post-up na pwesto, ay pwedeng mabigay sa kanya ang bola at hindi basta-basta makakapagbigay ng help ang kalaban because they are busy on the weak side kasi gumagalaw din ang weak side ng triangle offense kahit wala silang bola. Kaya naman, kapag nagkaroon ng mismatch sa low post situation para kay Joe DeVance, ay pwede niya na itong i-take one-on-one. You can also see on this situation, after the post-up ni Joe DeVance, ay naganap ng help si Jonas de Villanueva, which is hindi nga available dahil sa weak side movement ng triangle offense. Kapag si Joe DeVance naman ang nasa weak side and moving without the ball, tapos nag-cheat ang kanyang bantay dahil he is worried about the paint, pwedeng biglang mag-pop-out si Joe DeVance at tumira ng 3 points. And this is also very effective kay Joe DeVance dahil meron nga din siyang shooting. On this situation naman, si Joe DeVance naman ang nagbaba ng bola at ipinasa ang bola doon sa pinch post. Pag naipasa kasi doon ang bola, automatic magda-downscreen si Joe DeVance. Pero dahil maganda ang tama ng screen, ay nag-roll lang siya at pinasa sa kanya yung bola. Libre na siya at malapit na sa ring. Ito yung example mga kabola. Diba? Andali ng basketball para kay Joe DeVance. There are situations naman na pagbaba ng bola ay nasa kabilang side yung triangle. Kaya yung bola ay nasa weak side. Pwede na kagad tumuloy ng pick and roll si Joe DeVance at ang point guard. Dahil hindi naman basta makakahelp yung nasa weak side triangle dahil sa spacing ng triangle offense. And this is what happens kay Mark Barroca and Joe DeVance. Pagdating naman sa weak side pass pinch post, pwedeng i-hand off ni Joe DeVance ang bola sa point guard. Or kung kaya niya, yung bantay niya ay pwede niyang hindi ibigay at i-take ito ng one-on-one. And usually, yan ang ginagawa ni Joe DeVance dahil sa kanyang mga post-move skills. Actually mga kabola, sa lahat ng mga napakita kong na-shoot ni Joe DeVance, ay pwede din siya yung maging passer. At mukha itong madali dahil napapag-usapan, pero sa totoong buhay, napakadami nito para isipin natin. Pero sa utak ni Joe DeVance ay nandun lahat yun. Kaya nga naman ay perfect fit talaga siya sa triangle offense. And lagi siyang sinasama sa team ni Coach Tim Cone. And hindi lang yan ang mga options ng triangle.
Gaya ng sinabi ko mga kabola, ay napakadaming options nito. Kaya natin pag-usapan ng isang buong araw para lang sa options ng plane na ito. Kaya naman hindi katakataka na kunin pa ni Coach Tim ko si Joe DeVance from Alaska to Purefoods and now to Ginebra. Alam ko nag-champion din naman si Coach Tim ko nang wala pa si Joe DeVance. Pero noong mga panahon na yon ay merong mga players na kagaya din ni Joe DeVance. Yun ay si Tony De La Cruz. And before Tony De La Cruz, kung maalala nyo sa Alaska, ay meron ding Bo Hawkins. At kung titingnan nyo mabuti ang kanilang mga skills, puro sila hindi ganun ka-athletic. But they have shooting, they know how to pass, they can give you a good screen, they can defend, they can do everything. But they have basketball IQ and very high basketball IQ mga kabola. Ito rin ang proof na hindi puro athleticism ang mahalaga sa basketball. With enough skills and basketball IQ, kaya mo rin pala mag-contribute kagaya ng ginagawa ni Joe DeVance. Yun nga lang mga kabola, ay medyo may edad na rin si Joe DeVance. Sa Barangay Ginebra kaya, sino kaya ang susunod kay Joe DeVance? Sana mga kabola ay meron kayong natutunan sa video na ito. Kung nagustuhan nyo mga kabola, just press like. At kung meron kayong mga gustong idagdag at sabihin, just comment below. Hanggang dito na lang mga kabola. God bless and mabuhay tayong lahat.